Welcome back to my YouTube channel for vlog for today. Yan, isang tips para sa ganun na hindi ma-stress yung mga alaga nating rabbit, lalo na yung mga dam. At yan, ituturo ko ngayon. Eh, hindi namin inaalis pa yung nest box kahit lumabas na yung mga kids nila, kasi minsan kasi niyan hahabol-habulin nila yung nanay at napapagod siya, kakatakbo kasi ito, pag gutom to walang magagawa yung nanay, habol-habulin nila yan para sa ganun ay magagatas yung mga kids. Kaya ginagawa namin, kapag lumabas na yung mga kids na to at mahina pa sila kumain, hindi mo namin inaalas yung nets box para doon magpapahinga yung nanay. Baliktad naman ngayon, siya naman yung magpapahinga doon sa next box para hindi may stress. Kasi tinan po natin, pag wala yung nest box at lumabas sila, alisin nyo yung nest box niya. At tinan nyo po, pansin nyo po, kapag gutom yung mga anak, habul-habulin nila po yung isang dam. Ang nangyayari yan, may stress yung dam. Yan, hanggang sa mapagod siya, stress siya, hindi na siya makakakain, hanggang mamatay na lang. At yun yung nangyari sa amin. Papakita ko mamaya ang yung nangyari sa amin. Kaya namatay yung isang dam namin kasi lalo na marami yung anak, habul-habulin nila dyan, mamaya tatalon, mamaya. Pansinin nyo po, pag lumabas na yung mga kids nyo, pansinin nyo kung paano sila maghabol sa kanilang mga nanay pag nagugutom sila. Talagang pipilitin nila maggatas sa kanilang nanay at ang mangyayari dyan, may stress, mamatay. Kaya ang ginagawa namin ngayon, may nag-advise sa amin na huwag munang alisin yung nest box until malakas na kumain yung mga kids natin. Kapag malakas na kasi silang kumain, bibihira na silang naggagata. So, yun yung ginagawa namin ngayon. Papakita ko yung namatay na napan namin, yung mga nanay nila. So, yung nanay nito, yan, iniwalay ko na din yung ibang kids, anim sila magkakapatid. Ang nanay nito, ganun nangyari, habul-habulin nila until na-stress na po yung nanay nila until doon. Namatay. So yan, update lang tayo dito. Tapos nagawa na namin yung pang second floor. So yan, next week gagawa na din kami ng cage for second floor at third floor nito. Another 16 breeder yung ikakarga natin. Yan, may mga kits akong available, kaya lang 2 weeks pa bago release nito para mas sure na nabubuhay. Kasi nagre-release ako dito 45 days bago ko sila nire-release. May isa pang pares na available. Yan. So ito, mga anak ng pure ko, malapit na. Yan. Sa August, ipipreed na namin sila. So yan yung kunting advice na huwag muna natin alisin yung nest box until kung malumang, kasi 2x2 kung sa akin, 2x2. Kaya kahit hindi muna naalisin, maluwang pa. Yan, dyan siya nagpapahinga. Kasi yung pagtatanong doon, habul-habulin siya. So yun yung advice ko. Kung muna alisin na dyan muna. So yun, hanggang dito na lang yung vlog natin. Don't forget to share, subscribe my channel. Kung bago ka, pindutin mo ang notification bell. Higit sa lahat, yung button for subscribing. God bless po and see you next vlog.